Hi guys! Good evening! Ito pang yung Mom Shilay. Kamusta na kayo guys? Kamusta naman ang inyong buhay-buhay sa new life na pagtapos ng quarantine dyan sa Pilipinas at sa buong mundo sa mga kapwa ko OFW. Kamusta po kayo? Ngayon, ang topic natin is yung mga hindi nagbabayad ng utang. Ano nga ba yung mga dahilan na alam ko kung bakit hindi sila, ako rin naman, nagbabayad ng utang. Hindi nagbabayad ng utang. Alam niyo yun? Yung pag nangungutang kasi tayo, ako din naman, pag gipit na gipit ako, pag nangungutang tayo, nangungulit tayo dun sa mga alam natin, possibility na pwedeng utangan natin, pwedeng hingian natin ng tulong, mga ganun. Pero, pag yung singilan na at wala kang pagbayad, hindi mo na alam kung saan ka napupunta. Diba? Minsan, may dalawa kasi, dalawang uri muna ng tao na mangungutang. Isa doon, yung may balak magbayad, at isa doon, yung walang balak magbayad. Una, yung may balak magbayad. Alam mo yung hindi mo na sila papaalahanan at saka ang bilis nilang kausap. Ang sarap pautangin ng mga ganun tao. Meron akong mga ganyan tao na talagang paulit-ulit kong pinapautang. Kasi minsan nga ako pa yung pag nagre-renew ako, kaya hingi ulit ng pagkakataon para umutang, nakakahiya silang hindi pagbigyan. Diba? Yung isang uri naman ng utang, yung walang balak magbayad. Yung ginamit lang sa luho, yung mga bagay na inutang nila. So, meron naman dyan yung kusang nagchat-chat na, "Di, wala pa akong pambayad." Meron naman isa dyan na talagang nagtatago. Kung hindi mo pa ako kulitin talaga, hindi pa sa'yo magre-reply. Diba? Nakakainis yung mga ganun. Ako rin naman naranasan ko yun kasi hindi ko alam yung mga isasagot ko. Pero kailangan talaga kahit anong sama ng loob o ano man ang sabihin ng mga tao sa'yo, kailangan mong tanggapin yun kasi ginawa mo yun eh, diba? So, ito yung para sa akin is 7 dahilan kung bakit hindi sila makapagbayad o hindi sila nagbabayad ng utang. Siyempre, unang-una dyan, wala silang pera. Kadalasan, kasi ang tao, kaya nangungutang, wala talagang pera. Yung hindi nila alam kung saan huhugutin yung ipambabayad nila sa susunod, at sa susunod. Meron kasing crisis time na hindi talaga sila makapagbayad dahil hindi kaya. Mas inuuna nila yung pagkain sa pagkainan para sa family kumpara sa pagbayad ng utang. Pero, huwag sana tayong mangungutang kung wala naman tayong ipambabayad o inaasahang ibayad, di ba? Kasi, nakakahiya sa pinag-utangan natin. Unang-una, pinautang ka niya, lalo na pag walang tubo. Kung yung may tubo, para sa akin, pag umutang ka may tubo, walang walang utang na loob. Wala ka dapat bayarang utang na loob sa kanya. Kasi bayad yon ng tubo. Para sa akin. Pero ewan ko rin kung ano yung para sa inyo. Pero yung walang tubo at papautangin ka, ang tagal na kasi bihira na lang yun sa kayo kahit sa kaibigan mo, di ba? So, i-treasure mo na may nagpautang sa'yo na walang tubo. Kasi ang hirap pong umutang. Ako, experience ko yan. Napakahirap umutang sa ibang tao kahit sa kamag-anak mo nang walang tubo. Ang napakahirap. Sobrang hirap. Kaya i-treasure mo yung taong, bawat taong pinagkakautangan mo. Number 2, inuuna ang luho. May tao na imbis na bayaran yung utang nila,
Uunahin muna yung pagbili ng damit nila, cellphone nila, bagong gadgets. Kesyo si anak merong tawag dito, may hiniling. Ako, aminado ko may utang ako, pero talagang hindi pa kaya i-bayaran. Kailangan natin makiusap. O, katulad niya, kasi napakahirap sa tao yung magtiwala. Ako din naman, minsan pumalya din talaga ako sa mga pinagkakautangan. Huwag tayong mahiya na sabihan yung pinag-utangan natin na pasensya na. Oo, may masakit silang masasabi sa'yo, pero kasi ganun talaga, makakapagsalita sila ng hindi maganda sa'yo, lalo na kailangan din nila. Diba? Katulad ko, own experience ha. Napakaswerte ko dun sa tao na inutangan ko pero hindi ko nabayaran agad. Napakaswerte ko dun kasi pag nakiusap ka, okay lang. At saka napakagaan sa nagpa-utang, ang kausapin mo siya na pwede ba ganitong date na lang, pwede pa. Napakagaan yun. Kahit na busit sa'yo kasi wala kang pambayad, magaan sa loob yun. Diba? Meron ako mga ganyan mga tao na nabubwisit na ako, tagal bayaran nito, pero nakikiusap siya, so okay lang. Kaysa yung isisin ka lang, hindi ka papansinin, nakakainis yung mga ganun bagay, diba? Tapos, yung number 3, pilit kinakalimutan. Alam mo, kahit gaano katagal ang isang utang, para sa akin, hindi ko makakalimutan. Meron akong isang utang na napakatagal na, since 4 years na siguro. Alam kong hindi ko natanda yung amount, pero hindi mo nakakalimutan sa tao na yun na may utang ka. Kaya yung sinasabi nila, ay may utang ba ako sa'yo? Nakalimutan ko. Hindi totoo yun. Niwala kayo dun. Pag nakikita ka niya o naaalala ka niya o naaalala niya yun. Kaso lang pilit niya kinalilimutan kasi nga syempre wala siyang pambayad o kaya wala na siyang balak bayaran. Mga ganun bagay. Number 4, hindi ka priority. Minsan kasi, may mga bagay talaga na sapat-sapat lang yung pera nila. Hindi ka priority na bayaran o hindi pa silang handang magbayad. Pero para sa akin, hindi mo pala priority magbayad. Eh. Bakit ka nangungutang? Huwag ka mangungutang kung hindi mo priority magbayad, di ba? Ganun lang yung kasimple. Number 5, yung utang sa'yo ay pinangbayad din ng utang. Sample, ako, nangutang, tapos, yung inutang ko, yung unang utang ko, pinambayad ko yun, ay yung inutang ko ngayon, ipinambayad ko dun sa unang utang ko. So, para lang makawala siya sa unang utang, nangungutang ulit ako. Hindi ka na priority noon. Parang kasi patong na yung utang eh. Paano ka pa niya magiging priority? Diba? Masakit sa ulo yung may utang, pero mas masakit ang ulo ng mga nagpapautang sa totoo lang. Kasi yung mga taong nagpapautang is sila yung mga taong kumuha ng tawag dito ng tiwala sila sa'yo, napautangin ka, pero
sisirain mo yun. Yun nga, napaka-konti na lang ng tao nagpa-utang ngayon. Kahit napakayaman, minsan hindi nagpapa-utang yan. No? Kaya, i-treasure natin yung mga taong nagpapa-utang sa atin. Kasi minsan lang yan. Lalo na pag walang tubo. Diba? Number 6. Di niya pinakinabangan ng personal. Ibig sabihin, para sa akin, ito kasi mga ano eh, ito kasi mga nangutang sa akin hindi nagbayad. Yung isa, pinambili lang niya ng cellphone pang regalo. Tapos pinambili ng alahas. So, luho, diba? Tapos yung isa naman, pinanggawa ng bahay. Mutang. Kaya minsan, kung bibili ka ng luho, huwag galing sa utang. Yung mga bagay na sobra, katulad ng phone, huwag kang mangungutang kasi ang bigat sa puso mo magbayad. Kung mangutang ka pag yung kailangan mo na kasi may isip mo na, shit, kailangan ko. Sa susunod na kailangan ko, siya lang yung taong malalapitan ko. Diba? Hindi katulad nung bumili ka ng luho, tapos yung pala, hindi mo pala kayang bayaran kasi sapat lang pala. Sapat lang yung mga, ano mo, bakit hindi kinakarma yung mga ganda tao? Naalala ko tuloy, yung isa, umutang sa akin ng alahas. Tapos, sabi sa akin yung isa, mami, yung alahas na ano mo, na pinautang mo, binenta na. Di ba ang kapal na mukha, binenta niya, pero hindi pa niya bayad sa akin. Nakaka-stress yung mga ganong bagay. And then, number 7. Yung mga taong immune na sa utang. Yung mga taong ginagawa na lang na play games ang utang. Na after ko mangutang, kumbaga budol, after ko mangutang, ay kakalimutan na kita, basta ako nakautang ako. Pero meron pa rin mga taong ano, no? Sinuswerteng pautangin ng mga taong ganyan. Kaya kung kayo, wala kayong inaasahang mga pambayad, wala kayong mga trabaho. Minsan nga mas mainam pang walang trabaho eh, kasi wala kang utang. Wala magpapautang sa'yo eh. Kaysa may trabaho ka, malaman may trabaho ka, pero punong-puno ka ng luho sa katawan, hindi mo naman pala kayang bayaran, utang ka pa ng utang, di ba? Ay, may mga tao talagang ganun. So, dun sa mga tao nang block sa akin, RIP na lang. Sa mga taong pinagkakautangan ko, pasensya na po kayo, hindi pa po kasi nagbabayad yung mga may utang sa akin. Pero sa awa ng Diyos, babayaran ko po kayo. Diyos ko Lord, ang utang, nadidepress ako sa utang. Nadidepress ako dun sa may mga utang sa akin. At alam niyo yung pera kong sarili na pinautang sa iba, hindi ko magagamit kasi hindi nila ako binayaran. Tapos, madidepress ka kasi yung ikaw naman yung may kailangan. Wala nagpapautang sa'yo. Saklap, no? Well, ganun talaga ang buhay. So, yun lang, guys. Maraming salamat. Sa mga hindi pa nagsubscribe, please subscribe my channel and please click the tiny bell para sigurado kayong updated sa aking mga video. Bye-bye!